Nag-asawa uli si nanay sa pang-apat na pagkakataon, kaya masama ang loob ng limang anak na naiwan sa kanilang lolo. Masama din ang loob ni lolo dahil bakit mas pinili pa niyang mag-asawa kaysa ito na lang sa mga anak ang kanyang atensyon. Ngayon napilitang mga lalaki lang magkakapatid para matustusan nila ang kanilang pang-araw-araw na pagkain. Naway lagi nating pakaisipin ang bawat desisyon na ating gagawin, lalo na't may mga batang umaasa sa atin. Ating panoorin ang kwento ng buhay. Pang-apat na asawa yung asawa ni mama mo ngayon. Naku, ang bakit ito yun. Ito yung sinabi ng mga apo ko. Ibang klase talaga ang ina. Ayun ko ba? Walang kasiyahan. Di nga po kami tinatawagan, tapos di rin po siya nagchat-chat. Di nga po kami kinakamusta. Wala na po siyang pakialam po sa amin. Ito, ano pong gusto niyo sabihin? Yung pong nanay po ng mga... Wala na ako comment. Bahala na siya mag-isip. Kung may isip po siya, ay pag-isipan na lang kung anong kalagayan ng mga anak niya. Good morning po mga ka-Tegram, sa ating po mga lolo, lola, nanay, tatay, ate, kuya. Sa lahat po ng ka-Tegram family, ka-Tegram family sponsor, yan kakarating lang ho natin. Dito po sa Palayan City, Bungabong, Barangay Bungabong. Nung nandun po tayo kila Kuya Melvin, habang gumagawa po tayong bahay, naglibot po tayo doon at may mga updates din po tayo doon. At yun, makikita niyo po yung update sa kanila. At dito po, meron din po tayong isang update dito. Magandang umaga po. Nandiyan po sila, tatay. Morning, Nay. Magandang umaga po. Pwede pong makikain? Makikain, wala kaming ulam. May kanin, walang ulam. Opo. Kahit to ano, yung mga gulay lang po, wala po ba? Gulay? Hindi naman ako yung nagpapag-gulay. Kagahapon, ang dami kong gulay. Ngayon wala kasi. Good morning po. Ano po pangalan nyo? Leonisa Pekumbe. Nasaan no si tatay? Wala na, namatay na. Sorry po, kailan pa? February 4, namatay po. Ano pong naging sakit? Yung ang sakit na, komplikasyon sa diabetes. Mga komplikasyon na lang yun. Sugar. Opo. Mataas po yung sugar. Ilang beses ko din nala dyan sa PJD. Opo, opo kayo din. Hindi, sige, okay lang, Nay. Ilang beses ko din nala sa PJD yun. Tapos, pag ano, inuuwi ko ulit. Kasi sabi niya, iuwi mo na lang ako. Ayaw ko dito. Nasaan yung mga bata? Andun, kaalis lang nangangalakal. Andito sila sa Marcos. Kasi ang sabi ko sa kanila, sabi ko ganyan, pag wala ka ako dito, kunin yung sose. Kasi pupunta ko sa school dahil pupunta ko ng teacher. Meron kasi silang recognition. Lalong-lalo na yung maliit, si Bunso. Sorry po sa pagkawala nung ano. Parang nakikilala ko kayo. Tayo ka dyan sa Facebook. Sa Facebook? Opo. Sino, ano pong pangalan ko? Ang nakalagay doon, Katekram. Kayo nga yun, yung mukha mo natatandaan ko. Ay, hindi po ako yun. Sino po ba yun? Hindi ko alam, basta yan lang nakalagay doon sa Facebook. Ba't kilala niyo po yun? Sino po ba yun? Hindi ko nga ho alam. Hindi po, ba't kilala niyo siya? Kasi ano yun, yung parang vlogger. Parang vlogger. Opo. Pero hindi ho siya vlogger. Hindi ko lang alam. Saan niyo ho nakilala? Ano po pangalan? Katekram. Katekram? Opo. Sino kaya yun? Bakit po? Ano po bang ginawa nun? Ba't kilala nyo? Kasi dati daw sabi nung asawa ko, nagpunta na yan din eh. Wala ako. Nasa Maynila ako. Doon ako nagtratrabaho. Ngayon, pinauwi niya ako. Pag uwi ko dito yun, hindi na ako nakabalik. Simula ng ano? Ng ano ba yun? Ba't po kayo pinauwi? Kasi masama na ang lagay niya.
Sabi niya, malayo niya Maynila. Maigian niya. Kung malapit lang, hindi ka agad-agad makakauwi. Yun ang sabi. Kayo po pala yung magandang asawa ni tatay. Ilan taon na ho kayo, Nay? Ano, 66. 66? Gusto ko pong kumustahin yung mga bata. Kumusta po yung nanay nila? Ay, naku, walang, hindi nagpapadala yan dito kasi wala ngayon trabaho. Eh, lagi ko nga sinasabi, padala mo naman kako yung mga anak mo, katulad kako ngayon. Magre-recognition sila, wala naman sapatos na bago. Lalong-lalo na yung sa ano, dito sa palahe, nag-aaral ng ano, ng grade 10. Sabi sa akin, la, wala naman akong pambili ng sapatos. Sabi ko, tawagan ko yung mama mo. Yan ang sinasabi. Walaan niya akong trabaho, di bali kung may trabaho niya ako, padadalhan ko talaga kayo. Kasi sabi niya, nagpapasalamat nga ako dahil matataas ang mga grade nyo. Tapos sabi naman nung apo kong si Raisa, sabi nga ganyan, paano? Anak pa more. Di bali ano mag-anak ako, matatalino naman. Yan ang sabi. Ay, ano po, may sabi to kaya sila? We donor o kaya sila? Opo, mayroon. Lalong-lalo na si Raisa. Ah, si Raisa po. Opo. Si Raisa nga po, ilang, anong grade na po si Raisa? Grade 10. Opo, we donor po siya. Opo. Tapos yung sumunod si... Si LJ. LJ. Ay, si Maria Crisanta ang sunod sa kanya. Nandoon sa Malolos. Ipinadala ko doon sa nanay niya. Kasi sabi kong ganyan, kunin mo na ako dito yung bata. Ipinahatid kay Raisa. Sinalubong na lang nila doon sa may ano, sa may... Nakalimutan ko yung dyan sa may Bulacan. Si Leonard po. Laging nangangalabasa. Matataas din ang grade. Wala nung line of 7, puro 8. Ito naman sunod, he, James, ano, line of 8 at saka 9. Itong bunso naman, line of, ano, yung 9. Line of 9. Opo. Ang gagaling ho ng mga apo niyo, no? Kahit kako pa paano, magagaling sila ng ano. Sabi kong ganyan. Kaya, sabi ng ina, di bali nag-anak ako, matatalino naman. La, pwede papasok, makita ko yung mga picture. Sige po, pasok po kayo. Opo. Ayan kan Raisa, yun ang ano niya, galing yung pinicturan na kasi sila sa, ano, sa palayan. Oo, ayan sila. Oh. Ayan si Maria Crisante nandoon sa Bulacan. Opo. Tapos si Leonard, ito ayan, po. At saka yun. Ito, si ito naman pala. Ni James Bryan. Si James. Opo. Nag-ano nga sino po yung ano? Sino po yung nangalakan ngayon? Si James. Si James at saka si ano? Si Nathaniel. Nathaniel. Opo. La, dito nga po kayo. Nalungkot ako kay tatay. Ba't ang bilis po ng ano? Oo nga, ang bilis. Dito po kayo, la. Ay, Nay. Hindi nyo na nabutan. Sabi nga sa akin eh, ang tagal naman anya nila pumunta. Sabi ko, sino? Yung nagpunta dati dito, sabi anya babalik. Sino yun? Si Tekram? Opo. Buisit yung Tekram na yun, no? Ano, nagpapasalamat ako nga na bigyan sila ng tulong dito habang wala ako. Gaya ho nun, wala na pala si tatay. Wala na. Pebrarang, ang hirap talaga. Bakit, Nay? Anong naisip niyo? Kasi ano, katulad ngayon na wala na siya. Minsan nga, pag nabili kami ng gaso, nagkakandahirap kami kasi hindi na makatulad sa Maynila na ano, na ihinahatid yung gaso. E dito, hindi naman sarili mong kukuha doon, nagkakandahirap kami. Pero inano ko na lang yung talagang tiniis ko na lang kahit pagkabit ng gasol. Sabi, dati-dati hindi ako marunong. Ngayon na, alam ko na. Ano po nami-miss nyo kay tatay? Yun, maano siya, yung malambing. Hindi katulad lang iba na ano, yung matapang. Kaya ngayon na ano ko, minsan kasi sabi ko nga nang apo ko, punta tayo sa cemetery kay lolo mo. Sabi niya, ang layo naman yun. Sabi ko, sasakay tayo ng tricycle. Wala naman ano ito yung pamasahe. Sabi ko, mag-shortcut na lang tayo dito ka ako sa Marcos, diretso doon.
Eh, pinupuntan ko naman yung ano doon kay Miora, yung pabahay, kasi meron kami nag-apply ako doon. Akala ko nga kayo na yung ano, yung nagpunta, kasi sabi ni Miora yung mga staff, pupuntan daw ako dito. Yun na sabi, titingnan niya yung bahay. Sabi ko, ma'am, kahit hindi mo ka ako tingnan, talagang pag naulan ka ako nanunulo yan yung bahay, kasi ano lang ang ano, guma. Ano yung namimiss nyo kay tatay? Yung malambing, tapos sa ano, yung sa ulam. Pag hindi niya gusto, sasabi sa akin, huwag kang magluluto nito. Hindi ko gusto yan. Ang gusto niya parati yung pakbit. Mahilig sa pakbit yun na po. Grabe, ang hilig ng pakbit. Mahilig siya sa pakbit. Nay, sorry ah. Ako po yun. Ako po si Tekram. Ayun. Ako, sorry po. Kasi ano nga eh, namumukhaan kita doon sa Facebook. Sabi ko ngayon, pababa pa lang kayo niya. Sabi ko ngayon lang sila nagpunta, wala na ako yung asawa ko. Inaantay ka ako siya. Sabi ko ganun. Bago ngayon lang ako sila nagpunta. Inaantay ka talaga. Sabi niya, kailan kaya pupunta dito? Sabi ko, nako, sabi kong ganyan, hindi lang ng mga kakuyan, isang pinupuntan, marami yan. Sabi kong ganun. Ang ano ko nun, napacheck up, kahit gamot, may sobra naman yun eh. Ang ano ko, siyempre, kasi nalaman na yung sakit. Opo. So, pwede nang gumawa ng ibang paraan para ano. Kumbaga, tayo nakakakilos naman sa iba. Kahit hindi ko kagad nabalikan, kumbaga meron namang paraan yung pamilya para maanuan. Kasi kung dito lang ako, hindi mapupuntahan yung iba. I'm very, very sorry, Nay. Sorry po sa pagkawala po ng inyong minamahal na asawa. Kayo pala yun. Love na love po kayo ng asawa niyo. Kwento niya sa akin. Pero kamusta na yung puso niyo, Nay? February pa lang po pala yun. Namimiss ko pala sobra, no? Kasi, ano, yung kailan ba yun? Sabi nung apo ko, la, naririnig mo? Sabi ko, oo, kanina pa. Nagkakatok. Sabi ko, wag yan, wag mo bubuksan. Bawal ka ako magbukas. Sabi ko ganyan. Sino kumakatok? Aywan ko kung sino, kung siya o ibang tao. Nagtanong naman ako dito sa pamangkin ko. Sabi ko, Aaron, ano, nagkatok ka ba kanina ka ako ng mga alasing ko? Sabi, auntie, hindi. Sabi. Kumakatok po yung lolo doon sa apo niyo? Hindi, dito lang sa pinto kumakatok. Sabi ko, inano ako ng apo ko, la, naririnig mo? Sabi ko, oo, kanina pa. So kumakatok yung, akala po nila, sa tingin niyo po kumakatok si lolo, narinig po ng apo niyo? Opo, yung ganun na nga. Itinanong ko yung Aaron sa kabila. Sabi ni Aaron sa akin, auntie, hindi ako nagkakatok. Dire-direto ako sa CR. Yun na sa... Kayo na, naniniwala sa ganun yung... Yung multo-multo? Eh, hindi naman ako naniniwala. Yun. Pero talagang narinig ko. Narinig ko rin ang nagkatok. So sa tingin niyo po si Lolo yun, si tatay? Malamang. Kasi ano na eh, yung madaling araw na eh, ano yung magising, maaga. Kayo la, aral na, ano, aral ng buhay na pwede nyo may share sa mga makakapanood pa ng kwento ng buhay nyo. Katulad ngayon, nga wala na akong asawa, natutunan ko. Minsan, iisipin ko kung huwag kayo gagaya sa akin. Kung halimbawa, ano, kasi bago siya namatay, kinausap talaga ako, ang sabi niya, halika. Kakausapin kita. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, huwag ka na maghahanap ng asawa. Sabi ko, ang palagay mo sa akin. Sabi ko, ganyan. Sabi po ni tatay. Oo. Yan ang sabi. Huwag ka na maghanap ng asawa. Kawawa yung mga apo mo. Sabi ko, kahit hindi mo ako pagsabihan, wala ka ako sa, ano, isip kong ganon. Eh, nag-asawa na ka ako. Baka makatagpo pa ako ng nananakit. Sabi ko nga, hindi na. Sabi ko nga, ang alaga ko na lang yung mga apo ko. Naibiglaan po ba yung pagkawala ni tatay? O ano siya, parang nakapagpaalam naman, ganun? O, kasi nung biglaan po ba? Hindi naman. Kasi nung pagdating ko dito, doon ako
nagtrabaho ako diyan sa pag-alaga ng bata sa luwasan diyan, sa Purok Uno. Doon ako. Pero uwi, ana, uwi ako dito nung tuwing hapon. Pag uuwi ko, sabi niya, saan ka ba nagsuot? Sabi ko, alam mo may trabaho ka ako. Tatanungin mo ako ng ganyan, nagkakainis ka ako ng ulo. Saan ba ka ako magsusuot? Doon ka ako lang ako kina Ma'am Rina, nag-aalaga ng kambal. Alaga akong kambal. Ano iniisip ni tatay? Nalalalaki kayo? Oo, yun, parang ganun nga iniisip. Minsan, oh, sige po, paano siya magselos? Pakwento ko sa amin. Ano, yung isang beses eh, sabi niya, anong oras na? Gabi na, sabi ko. Gabi na nga, kasi kako si Ma'am Rina, hinintay ko sa ano nila. Total kako eh, may ano naman ako. Hindi ka ba sa amin natatakot na gabi na? Bakit kako ako matatakot? Wala naman akong kalaban. Di balik ako kung may kalaban ako dito, sabi kong ganyan. At saka kako, kasama ko naman kako yung apo mo. Napunta yan sa akin doon yung apo ko, sinusundo ako. Tuwing gabi, tuwing hapon, mga alas 5 nandun na yan. Inauwi ako dito alas 8. Bago siya malagutan ng hininga, may gusto ba kayong sabihin na hindi nyo nasabi, naiya po kayong sabihin, ganun? Eh wala naman. Nasabi nyo po lahat? Opo. Dito yan namatay nung ano. Sinundo ako doon ni Raisa. Pinauuwi ka na ni Lolo. Sabi ko, bakit? Kanina pa nga yan nag-uuso sa akin. Anong oras? Mga alas 3. Sinundo ako doon ni Raisa. Alas 5. Sabi ko, sige, magluloso pa nga kako ako. Huwag na kako. Ma'am Rina, sabi ko ngayon. Pinatatawag kako ako ng asawa ko. Yun, nag-usap kami. Sabi niya, huwag mo iiwanan dito ang mga apo ko. Sabi niya. Kasi lagi yan dito. Anya, inaano ng mga kasi bata. Sabi ko, huwag ka ako mag-alala. Sabi kong ganyan. Ilalaban ko yung kasapatayan kung ganyan ka ako ang ano dito. Tapos sabi sa akin, pag inano na yung pabahay nyo, dumipat na kayo doon, sabi. Ay, kailan po kayo malilipat? Hindi ko lang alam kasi ang sabi sa akin, tuwing lonis ko yun noon pinapalo up, ang sabi sa akin, anuhan daw ako dito pupuntahan. Akala ko nga, yung taga-munisip yun ah, ng mga kawani ni Miura. Yun ang sabi sa akin. Pero sigurado na po daw yan? Sigurado na kasi approved naman doon. Okay. Ayun, pasalamatan niyo po yung ating namumuno, yung mag-ano po sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Miura Bian Cuevas na naanuhan kami ng pabahay sa palayan. Dahil itong tinitirahan namin, Mayor, tumutulo tuwing na ulan. Kawawa dito yung mga kasama kong apo. Kaya nagpapasalamat po ako nga naanuhan nyo kami ng pabahay dyan. Okay, thank you kay Mayora. Sa lahat po ng mga namumuno dito sa Palayan na City, salamat po sa pagmamahal sa mga nasasakupan po nyo. Bahala na po ang ating Diyos sa inyo. Ayun. Diyan pala kayo dumaan. Ano kaya? Natulungan kita. May bakal pala eh. Kaya pala mo bigat. Ba't may bakal? Ganito. Napulot mo lang ba ito yung bakal? Si Lola, hinahanap kayo ni Lola eh. Nandiyan sa ano, hinahanap sa'yo. Hinahanap kayo dyan. Sige, tingnan mo kuya. Magpalit kayong damit. Basa yung ano. Sige na. Papasok ako ha. Naku, nagtapat sila ng electric pan. Matutuyan kayo ng pawis. Ano, kumusta? Okay lang po. Kumusta? Ayos lang po. Kumusta yung pag-aaral nyo? Okay lang po. Ito, hindi na po pumapasok.
Paano? Oh. Binubuhay ko po sila. Bakasyon na po kasi ngayon eh. Oh, pero hindi mo na pinagpatuloy? Eh, nagpaalam po si Lola sa may teacher ko na hindi daw po muna ako papasok. Hala. Tapos, para? Para po makakain po kami sa araw-araw. Hindi ka ba na, ano, hindi ka ba nalulungkot na hinto ka sa pag-aaral mo? Sayang yung mga grades mo, ang gaganda ng mga grades mo. Okay lang, basta makakain sila. Anong gusto mong sabihin kay Kuya? Thank you po sa lahat ng pinaghahanap buhay niya. Ha? Thank you. Nagpapasalamat po ako sa mga hinahanap buhay niya. Paghahanap buhay niya. Opo. Pero ikaw, nag-aaral. Opo. Si Kuya lang ang minto para mabuhay daw kayo. Grade 5 na po siya. Okay. Pero namimiss mong pumasok nung minto ka. Ayun na si Lola. Ayun na si Lola. Ayun po. Eto, si Bunso. Bunso, dito nga. Nag-aaral ka, di ba? Opo. Kumusta yung pag-aaral? Okay lang po. Paano yun si Kuya? Huminto pala. Para mapakain daw kayo. Ano yung gusto mong sabihin kay Kuya? Maraming salamat po. Maraming salamat. Pero namiss ko kayo eh. Namiss niyo ba ako? Opo. Si Lolo pala wala na. Ganun na po. Ganun.